Nadagdagan ang mga tinamaan ng bagong variants ng COVID-19 sa Pilipinas. Kabilang po dyan ang apat na Pinoy na nagpositibo sa Delta variant na unang nadiskubre sa India. Para sa update, magbabalita live si Greg Gregorio. Greg, sino-sino yung tinamaan ng Delta variant at kumusta sila ngayon? Cheryl, ayon sa Department of Health, itong apat na Pilipinong tinamaan ng Delta variant ay mga returning overseas Filipino workers. Tatlo dyan ay crew ng MV Eastern Hope na kasalukuyang nasa South Korea. At dalawa dyan ay nakarecover na habang ang isa ay naka-admit pa sa isang hospital sa Maynila, habang ang isa pa ay land-based returning OFW mula sa Saudi Arabia at naideklarang recovered na rin. Cheryl? And so far, ilan pa ang na-detect na bagong kaso at ano-anong mga variants yan? Cheryl, batay sa pinakahuling biosurveillance report ng Philippine Genome Center at Department of Health, 40 individual ang nadagdag sa listahan ng bansa na may iba't ibang variants ng SARS-CoV-2. Bukod nga dyan sa 4 na mga Pinoy na kinakitaan ng Delta variant, 14 ang kinakitaan ng Alpha variant o yung B117 na unang nadetect sa United Kingdom. 21 ang kinakitaan ng Beta variant o yung B1351 na unang nadetect sa South Africa. At isa naman ang kinakitaan ng P.3 variant o yung Theta variant na unang na-detect dito sa Pilipinas. Sa kabuuan, meron ang na-detect na 2,534 cases ng iba't ibang variant dito sa bansa. Cheryl? Okay, balikan natin itong mga variants na ito kasi ngayon lang din natin ulit napapag-usapan gaano kadelikado itong mga variants na ito at kumusta ang immunity nitong mga naturukan na or dito pagdating sa mga nabakunahan na ngayon? Cheryl, itong description ng mga variant na ito ay pinaniniwalaang ay batay na rin sa ebidensya ay mas nakakahawa doon sa original strain ng SARS-CoV-2 na unang kumalat mula nga sa Wuhan, China. Ayon kay Health Undersecretary Mario Sarro Vergere, yung Alpha variant ay 60% na mas nakakahawa kumpara doon sa original strain. Pero itong Delta variant ay 60% pang mas nakakahawa kumpara sa Alpha variant. Kaya daw ibig sabihin, ang isang individual na mayroong Delta variant ay posibleng makahawa ng 8 pang individual. Cheryl? So Delta ang pinakatalaga kinatatakutan natin. Pero yung kaninang natanong ko, dahil nga talagang pursigido, no? Tsaka talagang all out na tayo dito sa ating pagbabakuna, although yung ating mga bakuna ay very limited, pero nakakuha na ba tayo ng bagong update pagdating sa immunity? Kung gaano pa rin kabisa itong mga bakuna na mayroon tayo ngayon laban dito sa mga bagong variants na ito? Yes, Cheryl, ayon nga kay Health Undersecretary Mario Rosario Vergere, sinasabi din ng World Health Organization at ng iba't iba pang mga pag-aaral sa iba't ibang bansa na oo, nakaka-apekto itong mga variants na ito sa efficacy ng mga bakunang ginagamit ngayon, hindi lamang sa Pilipinas, kundi pati na rin sa ibang bansa. Pero ang sinasabi, nababawasan lang naman, pero hindi daw nagiging zero yung efficacy. Ang isa nga sa nabanggit kanina ay at least 70% pa yung efficacy ng nitong mga vaccine against symptomatic infection ng COVID-19. Pero nananatiling mataas or 100% yung efficacy against severe infection and yung posibilidad na sila ay ma-hospital at mauwi pa sa pagkasawi. Cheryl? At may pagbabago ba sa protocol? Lalo na't sabi mo nga, umabot na nadagdagan ng 40 ang nakitaan ng iba't ibang variant sa bansa. Ano ang sabi ng DOH on this?
Yes, Cheryl, sabi ni Undersecretary Vergere, lahat ng LGU sa bansa ngayon ay inabisuhan na isailalim sa heightened alert status yung kanikanilang mga pagbabantay laban sa Delta variant. Ang ibig sabihin nito ay wala naman daw karagdagang ipatutupad sa ating mga border controls at detection. Yun nga lang, mas dapat daw paghigpitan yung pagpapatupad nito. Ibig sabihin daw, uniform dapat yung border controls natin. Ibig sabihin, pagdating dito sa bansa ay 10 araw na facility-based quarantine, itetest sa 7 araw at saka lamang pupuntahin sa kanikanilang LGU kapag nag-negative, pero kailangan pa rin buuin yung 14-day quarantine. Yan, Cheryl, ay bahagi daw ng ating pang pagpatupad ng testing, isolation, pati na rin yung contact tracing. Cheryl? Maraming salamat, Greg Gregorio.